The platoon is ready for inspection, sir. Carry on. Gentlemen, ang pinasok mo ay kampo ng mga buhayis ng demonyo. Sa matalit salita, hindi paraiso, kundi impyerno. Lahat ng ipag-uutos ko, susundin, maliman o tama. As training officers, we are allowed to a 10% casualty. So you either die in training or you quit training. Understood? Sir! Yes, sir! Hindi ko kaya, sir! Halika, baba! Sir, ayaw mo. Ayaw ba? Ano, Belly? Ayon sa ulo dyan. Yes, sir. Oh, kung sino sino gusto mag-quit, mag-quit na. Sino sa'yo? Sir, ako, sir. Sir, ako. Okay, go! Yoko na, yoko na. Aray, sir, daan-daan naman. Gago! Yan ang papel mo. Sakit eh. Haba na kita muita. Mga gato ka ba? Nakasiguro ka ba? Ah, hindi sir. Ha? Medyo madilim mo kasi. Gusto ko ba namin? Hindi mo alam. So sir, madilim nga talaga eh. Ano ba? O oh, sir, kasi dati hindi ko makaan eh. Pagluto ako. Ikaw pala sumakaan. Oo oh, yan ha? Uh-huh. Ako sumakaan. Sino kaling? Uh-huh. Tawagin mo na ako, Mac. O oh, sige. Kaming nagpanaghihintos sa kapitan. Sige na. Ayosin natin lahat yan. Alam nyo na ang dapat nyo gawin. Makakalis sila. Mag-ingat lamang kayo. Sir, Madelo. Si Washi. Tomas Madelo, sir. Ikaw pala si Madelo. Naupo ka. Spinas, bukas tumawag ka ng maaga. At alam niyo nang gagawin nyo. Maaga kayong pumunta sa Barangay Putsaw, sa ating detachment. Mag-iingat lang kayo, ha? Yes, sir. Masyado yes, critical ang condition nyo doon. Okay ba? Yes, sir. Thank you, sir. Madelo, medyo magulong sitwasyon dito sa Cotabato. Dahil sa ikaw nirekomenda ng training officer mo, ikaw ang napili na may padala sa Barangay Putsaw, sa ating detachment. Dito ko masusubok ang tapang at talino mo. Nakahanda po ako, sir. Sana mong mangyayari. Makaraig. Sir. Makilala mo siya kay Sergeant Mulit. Yes, sir. Bukas, maga-maga, lumakad kayo, baka kayo buti ng dilim. Maliwanag ba? Sir. Mga kasama! Inulong ko kayo upang ating sariwain muli malangkasin ang ating ipinaglalaban. Tanging armadong pakikipaglaban lamang ang paraan upang mabawi natin ang ating mga lupain sa kamay ng mga Kristiyano. Ang Mindanao ay hindi sa nila, kundi para sa mga Muslim lamang. Noong pamang panahon ng mga Kastila, Hapon, at ng mga Amerikano, pinaglaban natin ang lupain ito. Ngunit anong nangyari? Pamamagitan ng mga kapitalistang gayuhan at sa tulong na rin itong mga Muslim na politiko, sinakop ng mga Kristiyano ang lupain ito.
Nagising na lang ang tayo ng lupa. Walang kapit. Nasaan? Nasaan ang justisya? Ang katarungan para sa mga pig katulad natin, wala! Wala! Masarap ang mag-untis. Subalit mahirap. Masakit. Madugo ang mga anak. At bago muli nating maisilang ang ating mga ginintuang pangarap, matinding pakikibaga ang ating harap. Sana pala mga kasama. Palagi ang kong pinaalala sa inyong lahat na mahigpit na ipinagbabawal ang ating organisasyon ang pumatay ng sino mang sibilyan na walang kinalaman. At ang higit sa lahat, ang sino man sa inyong subuhay sa ating ginintuwang patakaran, maging ito ay inyong mga magulang, kapatid, kamag-anak o kaibigan, isa lamang ang patutunguhan. Kamatayan. Maya-maya lang na dito tayo. Malayo pa ba? Mga 12 metro na lamang madalo. Tama. Alam mo, Matelo, mahirap ang buhay dito sa Cotabato. Wala akong makabaltaan sa araw-araw. Kundi ambos doon, ambos dito. Kung may ibang pagkakitaan lamang ako, nais ko nang umuwi sa pamilya ko para makapiling doon sila. At hindi lagi nakataya ang buhay ko sa mga anak. Ito, sinumpahan natin trabaho. Wala tayong magagawa. Eh, kung ako nga eh, iniwan ko ang asawa ko at mga anak para makipagsagupaan lang dito sa Cotabato. Yan nga ang hirap. Pagdating na 15 katapusan, wala rin. Iniisip ko ang kalagayan ng pamilya ko sa katarasong perang pinadala ko sa kanila. Bakit? Hindi ka na ba umuwi? Bakit pa ako uwi? Mas mahaba pa ang panahon na uupo sa servisyo ko kaya sa pamilya ko. Saka lang siguro, ilipos-ilusin ko na pag nilipiro ako para habang buhay ko nung kasama ng pamilya ko. Ano yan? Checkpoint yan. Kamama natin. Magandang tarali, oh. Kung walang galang sa inyo, checkpoint lang po. Umarit po sana yung mga sibilyang bumaba lang. Hindi bali na po yung mga militari at opisyal ng gobyerno. Pero checkpoint pala. Yung bukod. Pag-alanda mo. Saan po punta? Hindi po. Mababa. Andal lang po. Bakit talaga ako ba? Militar tayo. Paano rin tayo para makaihi? Bilis-bilisan lang ho natin, oh. Sige na. Sige. 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 Bilisin nyo. O, Brad. Saan mo punta? Mabawas lang. O, sige. Bilis-bilisan mo lang, ha? Mga Brad, saan ba punta nyo? Diyan lang. Baka po. Ihatid lang namin itong dalawa. Pero tapos naman training. Ah, ganun ba? Parang sila. Hindi natin kaya. Tumawagin lang tayo responder. Tayo saan tayo, Ma. Tayo na. Tayo na. Tayo! Mabalat ang mga patay! Sandali lang, ho. Bambala ang patay. Sige, ho. Pwede na kayong pumalik. Sandali lang, kaibigan.
Militaryong tibo mo, ah. Sundalo ka ba? Uy, wala! Hindi ho. Negosyante ako. Namimili ako ng mong baboy sa bayan. Sige na. Ikaw, oy. Anong tinitingin? Magkatanaw ka na. Brad, si Wasi, Tomas Madelo. Ah, tama. Ikaw yung nag-report kay Captain Bautista kahapon. Ah, Brad, gabaro din natin siya. Halikad nga tayo kay Sergeant Munit. Sige. Dali na, ha? Sama ko lang. Hoy! Sarge, si Wasi Madelo. Alam ko. Kami na pangakot ay hinihintay, eh. Kadarating mo lang dito sa Cotabato, balita ko eh, gumawa ka na ng milagro. Katatanggap ko lang ng tawag mula sa headquarters. Napalaban daw kayo? Yes, Sarge, ang hinihingi ng pagkakataon eh. Marami sa mga kabaro natin ang mamamatay kung hindi ka makipagsapalaran ng karayag. Alam mo, tingin ko sa iyo, pinagsapalaran mo ang buhay ng karayag para magkaroon ka ng pangalan at sumikat. Aksidente lang, Sarge, ang mabuhay sa gitna ng labanan. Pero mamatay. Sigurado, pag nagkamali ka. Hoy, ikaw, Madelo. Kinakailangan, gagamitin natin to. Kung kailangan maging duwag tayo, gawin natin. Ano mo karangalan o medalya, sabihin mo sa akin, may pakakain mo ba yan sa iyong pamilya? Isa pang masamang pilantik ng dilam. Sasabitan kita ng tinggang medalya sa dibdib. Kaya kung minsan, marami sundalong napapatay. Dahil naabuso natin ang ating karapatan. Siya nga pala, Sarge. Huwag mo ko papara sa mga kasama mo rito. Sa akin, may paglalagyan ka. Hoy, Madelo. Huwag mo akong tatakutin. Dahil ako, matagal na akong takot. Kaya pala hindi ka takataka. Sa edad mo yan, yan pa rin ang rango mo. Sarento. Siguro alam natin lahat. Ako ang pinalit ng nakakataas sa atin bilang detachment commander. Ibig kong malaman nyo na isang magandang halimbawa ang pinamalas sa atin ni Sergeant Mullet na dapat pamarisan. Kung wala na tayong silbi sa hukbong sanggutaan ng Pilipinas, ay makabubuti pang tumiwalag na o magpakamatay. Nandito tayo sa Cotabato upang ipaglaban ang karapatan at kapayapaan. Magandang gabi po, Haji. Magandang gabi naman. Aba, Robles, Spina, Raya, mabuti naman at napasal kayo. Ano ba atin? Gusto po sana kayo makausap ng aming bagong detachment commander. Si Tomas Madelo. Siya yung pumalik kay Sergeant Mullet. Tuloy kayo. Kumusta po kayo? Mabuti naman. Maupo kayo. Paano kayo riyan? Sige po, salamat po. Dito salamat po, kami. Dito na lang kami. Alam mo, dito sa lugar namin, sa Cotabato, medyo magulo. Kaya kailangan, matibay ang dibdib mo. Kami ang mga sundalo. Yan ang sinumpahan namin tungkulin. Mabuti naman kung gano'n. Sana, lahat ng mga sundalo ay katulad mo. Siya nga ako pala. Balita ako eh, dati kayong nandun ng... Huwag mo na ituloy. Noon yun, nung kabataan ko pa. Eh ngayon nagkaedad na ako, naisip kong kumiwalay na sa kanila. At malagay naman ako sa tahimik na buhay.
At kung ano man kanila pinaglalaban, ay bahala na muna sila. Tulad ngayon, barangay chairman ako nitong aming nayon. Eh, kung ano maging problema ng aking mga kanayon, eh, natutulungan ko naman sila. Siya pala, Haji, nagpunta ako rito upang makipag-ugnayan sa iyo. Kung may problema ka, handa akong tumulong. At sa'yo mga kababaryo, basta huwag lang sila lalabag sa pinag-uutos ng batas. Salamat. Salamat, Modelo. Siya nga pala, magpalamig ka muna. Sandali, tatawagin ko. Roselia! Pa! Maglabas ka na ng mayayinom dito. May bisita tayo. Opo, Angela po! Sandali na. Ito na ho, Itay. Siya nga pala, Modelo. Roselia, anak ko. Roselia, musta ka? Pwede pa bigay namin. Ah, oo nga pala. Salamat ha. Siya nga ho pala. Hindi na ho kami magtatagal. Magpapatrolya pa kami. Sa ibang araw na lang kami babalik. Pwede ba? Bakit hindi? Buti naman, Modelo. At hindi ka nagsasawang pumasyal dito sa amin. Oh, magkape ka muna. Salamat, ha. Teka nga. Bakit naman hindi kayo sulod ng bahay mag-usap? Dito na lang, ho. Mas presko at malakas ang hangin. Oh, sige. Kayo na muna bahala rin. Aha. Siya nga pala. Kamusta naman ang trabaho mo? Ito na, buti. Ikaw, kumusta? Eto, ganito pa rin. Parati naghihintay sa pagdalaw mo. Pasensya ka na, sa hindi ko madalas na pagdalaw sa'yo. Eh, alam mo naman ang trabaho ko. Medyo delikado. Magandang gabi ko. Magandang gabi naman. Pausek! Gabi na! Bakit hindi ka pa magsara? Ikaw naman, Daddy, nakikita mong may bisita pa yung pamangkin mo. Anong bisita yan? Baka kung saan mapunta yan. Ikaw talaga, Dading, oo. Kung ano yung nasa sa isip mo, mabuti pa'y pumasok ka na. Isara mo yung kusina. Ako'y nagpapaalaala lang. Oo, sige na. Ako nang bahala rito. Sige na. Pasensya ka na doon sa tiya ko, ha? Medyo may kasungitan. Matundad dalaga kasi. Okay lang yun. Mukhang umiibig na si Sir, ha? Wala kang magagawa. Maski anong tigas ng lalaki, pagdating sa babae, lalambot yan. Alam mo, Tom, kung wala yung tumulag ang aking ama sa kanya mga kasamahan, ay wala nang oras na hindi kami nangamba. Tama na. Dahil alam namin, baka bukas o makalawa, anong nangyari sa kanya. Tama tayo, ikot niyo. Alam mo naman siguro kung gaano kami kalupit ng mga Muslim. Tatagal ko si Sir. Pero alam mo, pag wala nang tumating ka at makilala, ay parang naglalat ng aming pangamba. Dahil alam ko, natagpuan ko na ang lalaking pagtatanggol kami at dadamayan sa natang oras. Hindi pa ako sandalo. Ugali ko ng tumulong kanino nga. Lalo na ngayon nasa tungkulin na. Wala kailangang magbisa ko ng buhay. Higit sila. Sa taong mahal ko. Ito ho. Sigurado ka ba? Opo, Sir. Doon niyo po siya matatagpuan sa cabaret. Saan cabaret? Sa amin niyo ho. Salamat, Sir. Sige, ingat ka. Opo, Sir.
Ako mo bang walang papadak ni katiting na dugo? Ayoko!
Mababat ko lang. Susunod na po ako. Nandiyan ba si Madelo? Bakit? May regalo para sa kanya. Sige, lakad na. Bigyan mo kay sir. Sando, yun si Mian. Baka napalaban na naman tayo. Ano yan? Para kay Madelo. Baka aking. Aking sa ba yan? Oo. Sandali lang, dadaling ko sa loob. Sals. Regalo, para sa'yo. Kanino galing yan? Inaabot lang ho. Kanino kaya galing yan? Ewan ko. Makauna regalo, para sa kasal natin. Mabuti siguro kung tignan natin ano. O sige.
Quezon City, General Orders Number 56, March 12, 1974, pursuant to paragraph 1-6J, section 2 and appendix K of the Armed Forces of the Philippines, regulation C-131-053, General Headquarters Armed Forces of the Philippines, dated March 9, 1974, the Bronze Cross Medal, Mindanao and Sulu Campaign Medal, Anti-Dissidence Campaign Medal, and Disaster Relief and Rehabilitation Operation Ribbon are hereby awarded to C-1C Tomas M. Madelo, C-2C Jose G. Valdez, C-2C Mario G. Robles, C-2C Honorio T. Raya, C-2C David F. Ramos, C-2C Manuel P. Espinas, for gallantry in action during an encounter with a group of heavily armed terrorists led by Commander Blas, a notorious outlaw commander at vicinity of Puchao. By this feat, C-1C Tomas Madelo contributed to the government peace and order campaign by command Major General Ramos. Oo, sandali lang. Magbubuhos lang ako. Come on.
Red Bank. This is Stephen. This is Stephen. Okay, please, okay? Dinusog ng mga rebelde ang itatunod dito sa Puchaw. Lock all possible exits. Lock all possible exits. I repeat. Lock all possible exits. Do you read me, over? Over enough. Lagay ni Sargento Doktora. Mabuti-buti na ang kanyang kalagayan ngayon. Mga ilang araw na lamang eh, pwede na siyang bumalik sa kanyang trabaho. Kaya lang, Sargento, konting ingat, iwasan ng sobrang pagod. Salamat po. Okay? Salamat po, Doktora. Wala na naman. Salamat po. Wala na naman, Mrs. Maiwan ko muna kayo sandali. Mm-hmm. Kailangan kami ni Attorney Lajero sa opisina. Bakit daw, sir? Panibagong destino na naman. Sa palagay ko, ganun na nga. O paano? Magaling ka, ha? Salamat daw, sir. Ah, Mrs. Alis nung ako. Salamat po. Sige. Yan ang napapala ng mga taong sobrang katapatan sa kanilang tungkulin. Pwede ba? Tsaka natin pag-usapan yan. Siya nga pala. Kumusta anak mo? Sinasaan? Hindi ko na nga lang isinama dahil may examine sila ngayon. Tutal, malapit ka nang lang lumabas dito sa ospital, doon nalang kayo magkita sa bahay. Ito nga lang ayaw magpapigil dahil giliw na giliw raw sa'yo. Uy, hindi pa wala makakalimutan yung paborito kong isda, ah. Paksiw. Siyempre, asawa kita eh. Pwede ko ba makalimutan kung anong paborito mo? Ang masama nga lang, ang paborito ko, eh hindi mo na nabibigay sa akin. Hayaan mo na yun. Palilipa anak natin. Kaya ako nagsusumikap ng ganito para sa kinabukasan natin. Ano bang kinabukasan na may bibigay mo sa mga anak mo? Tomas, ang kailangan ng mga anak mo ay isang amang sumusubaybay sa kanila. Kailangan nilang pagkalinga mo. Ang pagmamahal ng isang ama. Wala ka nang ginawa kundi isipin ng gobyerno, pamahalaan, ipagtanggol ang mga naapi. Pero kami, hindi pa kami naapi. Naalala mo ba nun, sinabi mo sa akin na pag naging opisyal ka na, ikaw na ang masusunod at hindi na ikaw ang susunod. Pero alam mo, sa tingin ko, hindi naaabot pa dun eh. Tomas, hindi namin kailangan ang isang bayaning patay. Kailangan ka namin. Ikaw ang kailangan namin. Pagbigyan muna ako ngayon. Dahil sa tingin ko, mas kailangan ako servisyo ngayon. Kaya na. O sige, pagkatapos nito, ibibigay ko na ang paborito mo. Pangako yan. Sir,
ba si Colonel? Nandun po siya. Saglit lang po. Sir, nandito na po si Sergeant Modelo. Yes, sir. Pumasok na rin po kayo. Salamat po. Sir. Maupo ka. Talagang hinihintay kita. Alam mo bang nasa akin ang MPF mo? Sir, ang ibig mo sabihin eh, nasa inyo ang military personnel file ko. May feedback sa akin na ang lalawigan ito ay nasa hotspot at napakaraming scalawags in uniform. Gusto kong binisin yan. Ikaw ang gagawin kong hepe ng Special Operating Unit ng Provincial Command. Sir, pwede ba mag-request? Ano yun? Kung pwede mo sana, yung mga kasama ko sa Mindanao, silang makasama ko dito sa operation dito. Sige. Kaya mo lalakarin ko yan. Ikaw, babaos! Commander, Corazon! Boss, para sa inyo ito. Sir! Daling sa headquarters yan, ng may inventaryo. Yes, sir. Tamputin mo lahat ng pera. Yes, sir. May ebidensya tayo. Magandang gabi, oh. Checkpoint lang ito. Saan galing yung patay na yan? Pakitanong lang po niya si Piniente. Commander, may konti yung problema. Sir, ano problema sa rento? Checkpoint lang, sir. Oh, hindi ba nakin ang patayan? Tsaka siya pa, hindi ba sa batang rango ko para paraanin kami? SOP lang, sir. Pwede ba mabuksan at makita? Mabuksan? Sargento Modelo. Huwag mong pakikalaman yan. Escort ko yan. And that's an order. Unlawful order yan, sir. Alam mo naman. May SOP tayo. Pasensya ka na, sir. Modelo, binabalaan kita. Matagal ko na nababalitaan na pati kabaro mo. Tinatalo mo. Siguro naman eh. May pangarap ka rin marating ang rango. Kapag nagpumilit ka, nabuksan ang kabango yan, tinitiga ko sa'yo. Nung mamamatay ka, hanggang sa rento ka lang. Hindi ko naman pinangarap na marating yan, sir, eh. Kung galing lamang sa masama. Kung sakaling makuha ko yan, tinitiga ko sa'yo. Taas na ako. Dahil pinaghihapan ko at katapatan sa tungkulin. Kaya kung minsan, sir, bumabaho ang pangalan ng militar. Dahil sa katulad nyo, sir, ang tingin kong nakalagay na rango sa uniform mo, sinisiguro ko, binili mo lang. Paano?
Matagal na ako sa negosyo nito. Ngayon lang nangyari. Lahat ng mga transactions ko ay nabulabog. Hindi ko malalang kung bakit. Sino ba talaga modelo nga? At wala kayong magawa. Ikaw, Manuel. Ano na nga sa pera ang pinamigay mo sa mga opisyal na yan? Trinkin sa at katapusan ng buwan. O baka naman eh, ibinubo sa inyo na. 50 mil ho binibigay ko sa bagong provincial commander. Pero ayaw tanggapin. Balita ako, boss. Matibay daw ang dibdib ng modelo niyan eh. Hindi daw kaya sindakin sa pera yan eh. Bakit? Malalabang sila pa yung mga taong yan? At ayaw tumanggap ng perang galing sa akin? Ang alam ko, si Modelo ay masyadong straight na tao. Don Montalvo, siya ngayon ang special action man ng bagong provincial commander. Inalukon na rin siya ng 50 mil, pero ayaw talagang tanggapin. Bakit hindi niyo desisyonan, Don Montalvo? Baka may tayo pa mo sila. Marami na rin pinira pa rebelde yan sa Mindanao. Sa Mindanao yun. Pero kay Don Montalvo, ako tumin ng buong militar, hindi siya uobra. Ang isa pa, gusto ko rin malaman ninyo na ang taong yan ang matakaw daw sa medalya. May palak pa yata maging general eh. Kapag nagpabulot ang taong yan, nabanggain ako. Kahit piniente ay hindi niya mararating. Manuel, kahit anong paraan, kunin mo ang taong yan at iharap sa akin. Buti naman at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko, Modelo. Kahit kailan, hindi ako tumatanggi sa imbitasyon. Huwag lang akong pipilitin. Huwag mo silang intindihin. Ang importante, mag-usap tayong dalawa. Halika. Ano dinidingin mo? Ha? Gusto yung paikutin namin bunyi lang ang utak nyo? Alam mo, Modelo, 99% ng militar at mga pulis sa probinsya nito ay nakapero sa akin. At kung sakaling natanggapin mo ang inaalo ko, ikaw na ang may pinakmalaking matatanggap tuwing kinsalan sa katapusan ng buwan. Nasisira ba naman sa sinasahod mo sa pamalang pinaglilingkuran mo? Sabab na kayang tuwing kinsalas na pagbili ng bigas? Ano naman kaya magiging ulam mo? Tinitiya kong talumbong. At kung sakaling mapatay ka sa pagsubo mo sa akin, huwag ka naman kayang ibibigay siya ng gobyerno? Yun ba naman eh, sapat ba sa lahat ng pag-aaral ng iyong mga anak hanggang sila ay makatapos? Kung may dalawa na habol mo, Modelo, mabuti pa eh, ganito na lang gawin natin. Tuwing na limang kumpito na papasok ko, isang pahuli ko sa iyo, at tutulong ang pagkita. Nangyatala, sa lahat ng malalaking payagan, bawat huli mo, para magkaroon ka ng maraming medalya. At buko doon, tuloy pang sweldo mo. Buwan-buwan. Pasensya na, Don Montalvo. Hindi ako kamukha ng mga ibang kabaro ko. Makakita lamang ang litrato ng Rizal sa papel. Pinagpapalit ng tungkulin sa bayan. Maaaraw eh, katulad mo rin ako. Walang-wala. Pero tinan mo ako ngayon. Lahat ng naisin ko eh, nagkagawa ko. Sa katunayan eh, lahat ng mga kababayan ko dyan eh, tutulungan ko. Yan ang hirap sa'yo, Don Montalvo. Naliligo ka, pero hindi ka nagbabanlaw.
Alam mo ba, Madelo? Karami ko na ko ang isang bagay sa negosasyon ay kinukuha ko sa pamamagitan ng likidasyon. Hindi mo kayang baguhin ang prinsipyo ko. May karapatan kayo lusot lahat ng kargamento ng linggo. Pero huwag ka lang magpapauli sa akin. Ah, kalimutan mo na natin yan. Kumain mo na. Oo, minum. Salamat. Sanay naman ako kumain ng dalugo. Sir, maupo ka, Major. Thank you, sir. Mukhang may problema, sir. Tungkol kay Don Montalvo. Pinipilit siyang isama kami sa kanyang pero. Yun lang ba, sir? Ayayalit ka kausapin ko yun. Sasabihin kong dagdagan. Kung gusto niyong dagdagan pa. Alam mo, sir, sa gusto natin at sa hindi, aminin natin na maliit ay binabayad sa atin bilang isang militar. Ngayon, ang iba sa atin ay mayroon mga pamilya. At ang karamihan sa atin ay nangarap na magkaroon ng matiwasay na kabuhayan. Pero ako, 5 taon na nga ako nadiskino dito. Nagkaroon ako ng paupahang bahay sa Manila. Yan ay utang ko kay Don Montalvo. Sir, bakit hindi natin tanggapin? Tingnan mo. Kada kinsenas at katapusan, dumarating ang sobre. Wala tayong kapagod-pagod. Nakaupo lamang tayo, tatanggapin natin. Di ba, sir? Nakikisa na sa atin si Don Montalvo. Pakisamahan natin siya. Sa totoo lang, sir, ako marami na akong pera. Gusto ko na mag-retire. Wala na akong ambisyon na marating pa ang rang yung kinalalagyan niyo. Nagtataka na ako, sir. Kung bakit hanggang ngayon, major ka pa rin. Alam mo sa edad mo yun? Dapat, general ka na. Sir, major nga ang rango ko. Pero general naman ang bulsa ko. Madelo. Sir. Naniniwala ka ba sa kasabihan ang isang tikis na kamatis kapag nahaluan ng isang bulok ay mabubulok na rin na? Aba, oo, sir. Anong dapat ko rin? Eh, dapat siguro, sir, eh. Itapon yung bulok. Excuse me, sir. Siya nga ako pala, sir. Meron ako na akong impormasyon. Kung Martes, naglalabas ng kargamento si Don Montalvo para dalhin ko sa bayar niya. Positive ka ba? Yes, sir. Thank you.
Alpha Alpha, this is Bravo. Alpha Alpha, this is Bravo. We need red force immediately. Victor, something needs to be done. Over. Sige! Doon! Mission accomplished, sir. Congratulations. Thank you, sir. Congratulations, Sarge. Sino mo yun? Mga huli namin, sir. Mga Navy. Navy? Navy, ah. Bakit nakikialam dito? Sir! Sir! Dito ba siya ang sabi ng Navy? Sir, mabuti. Aray na ko. Nakakahiya kayo. Sir, akala ko natin sabi siya! Hindi ko na-convince eh. Pero wala ang bahala sa inyo. Pagka mag-alala. Tulong nyo naman! Daling mo kami! Thank you.
kailan ng isang tao na sira aking mga negosyo. At ang masakit pa, si Don Montalvo ay lumbukang gago. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Isang tao lamang wala kayong magawa. Nasisira ng tiwala ko sa inyo. Ikaw, Manuel, ang tingin ko sa iyo ay nasira na yung diskarte mo. Isang kapirasong tao lamang ay hindi niya may ligpit. Alam niyo ba kung ilang minuto sila mawala sa akin? Ha? Isang palaman sa mga kinasahan ko. Pero pag walang dumating ang madelong yan, nagkulay banig ka na. Pero boss, kasi naman ito si Mike. Hindi ako makapapayag na umabag pa ang buhay ng tao niya. Kaya bibigyan ko pa kayo ng isang pagkakataon. Gawin niyo ang lahat ng paraan. Gusto kong makita ang tagtad ng bala ang katawan ng modelo niyan. Tinatawag kita modelo. Sapagkat, ibig kong malaman mo na meron akong bagong asal na maging provincial commander ng Cebu. Kaya pansamantala, nag-request ako na ma-assign muna kayo sa metro ko. Masyado na kayo mainit dito. Natakot pa. Huwag ka mag-arala. Pag nasa Cebu na ako, i-request ko na ma-assign kayo ako para magkasama sa mauling tayo. Good luck. Sergeant Bang. Dahil na patay pati sa sakyan. Yes, sir. Biruin mo. Public. Enemy. Number one ka. Din. Tumbling. Kaya kung minsan dulit, gusto na kitang gayahin dito. Kung tawagin ako dito, Bang! Gambling! Huwag mo na akong gayahin, Tom. Kita mo ang buhay ko. Laging hit and run. Para akong dagang laging nakahabong ng pusa. Wala ko sarili lugar. Kung mainit ka sa Manila, dito ka magpalamig. Nakakasiguro ko si Tol, walang sabit. Tahimik, walang kakante, walang kakatalo sa'yo. Sigurado kang tahimik, ha? O, si Tart, nasan yung sawsawan? Sibuyas kamatis, paborito ni Utol din yan. Huwag na, Day, huwag na. Baka buti ka ng siyam na tao na naman. May mga parang sa labas.
Sinong ba yung mga demonyo magpulso dito? Minsan lang tayo magkita. Nabumuli aso pa eh. Ang kala ko ba'y walang sabi? O ito, tsaka lang tayo magkita. Pambili mo ng alamang. Salamat ha. Sino ito maingay nito? Kapatid ni Bentanglo, sir. Pero hindi yata marunong Tagalog eh. Ayaw pag binuwang bay, ha? Bisaya ko, ha? Vince Bentanglo. Maray ko kay Balo, sir. Kung kay Balo ko, sir, asa si Bentanglo, ako mismo mo patay, sir. Mamatay mo na ko sila nga, sir. Cleric, cleric. Talaga bang hindi marunong magsalita ng Tagalog to? Dalhin mo si Zelda ng bahala para matuto siya mag-Tagalog. Tadyot lang, sir. Marunong naman ako mag-Tagalog, sir. Nilaking naman yung bawa, sir. Kaya nyo, kaya sir, atunin! Sir! Huwag niyo kong dali sa bahala, kaya ang sugo kay Patsyong ko! Captain Vanagon speaking. Buti, ikaw na ako. Sino ka? Wala kailangan malamang pa. May hostage kami. Hostage? Oo. Oh, it's number 9, Neptune Street. Number 9, Neptune Street? Oo, oh, alam ko yung lugar na yan. Ano ba kailangan ninyo? Si Modelo? Si Modelo, kapalit mga hostage. Ano nga, sir? Problema eh. May nang hostage. Sa number 9, Neptune Street. Pero ang humihingi ka pala eh. Ikaw. Kailangan niya itong malaman ni Colonel to eh. Huwag nga, sir. Problema ko ito eh. Isasama ko naman mga bata ko. Aalalayan kita. Huwag nga, sir. Papaalam na ako. Oh, anytime. Nandito lang sa opisina. Feedbackan mo ako. Case may utos pa ang ibibigay natin sa kanya. Bakit ba? Tangin namin tuwag. Bakit pa kayo nandito? Matutulog na kami. Huwag kang maingay! Relate-relate mo pa. Napakadaldal mo lang. Ano ba talaga ang kailangan mo sa amin? Kung pera at alahas, ang dyan bibigay ko sa inyo kung bilang kaming galawin. Hindi namin kailangan ng alahas mo. Isang tao lang ang kailangan namin. Naintindihan mo? Ano yun? Hoy! Bon! Tingnan niyo sa labas! Diba? Thank you.
Ang pangalang medalya. Nadaan mo naman. Sa iyong hatang at kayong hindi ka.